Gawin mo ito upang magiging yung iyo siya habang buhay. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At ngayon ituturo ko sa inyo ang isang spell upang magiging iyong iyo ng buong puso at habang buhay ang iyong minamahal. So, pwede itong gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. So, dito, ang kailangan lamang natin dito na materialis is kailangan lamang natin dito ng isang maliit na papel, panulat, ng kahit anong klaseng panulat na meron ka. And kailangan din natin dito ng isang eggshell lamang. Balat lamang ng itlog. Huwag natin isama yung laman. Eggshell lamang po. Again, huwag natin isama. Kung ang inyong itlog is meron pa itong laman, so butasan siya dito. Butasan mo lamang siya dito at kunin mo yung laman at itira mo lamang yung eggshell. So, pwede mo na yung lutuin ang laman ng itlog. So, ayun. Kailangan buo pa rin ang eggshell po. Kailangan na dito lamang ang butas. Maliit lamang siya na yung tipong tamang-tama lang na mailabas lang yung laman dito sa loob. And lutuin nyo na yung laman ng itlog. And itira mo yung eggshell. And kailangan lang din natin dito ng honey. Paano kung wala kayong honey? So, kung wala kayong honey is pwede ninyong ipalit dito ang asukal. So, asukal po. Kung wala kayong honey, sa asukal pwedeng brown or white. So, yun po ang ating gagamitin. Kung wala pong honey, pero kung meron kayong honey, mas maganda na honey ang inyong gamitin. Pero kung wala, asukal na lamang po ang ating gamitin. Pili ka lamang sa dalawang kulay, brown or white. Kung ano ang meron ka na asukal, yun ang gagamitin mo. So ngayon, kapag ready na, sa lagi kong sinasabi sa inyo, bago mo umpisan ang isang ritual, dapat ay buo ang iyong paniniwala. Wala kang pagdududa sa iyong ginagawang ritual. At kailangan na hindi ka or wala kang iniisip na problema habang ginagawa mo ang ritual na ito. Dapat po, mula sa iyong puso at isipan ang iyong paggawa. And kung meron ka mang iniisip na problema, isiparit mo muna, saka mo na lang isipin ang iyong problema kapag natapos ka ng gumawa ng ritual, dahil hindi pwedeng ipagsabay yung iniisip mo ng problema at iniisip mo sa paggawa ng ritual para naman ay makapag-focus ka ng husto at maganda ang kinalalabasan sa inyong ginagawang ritual. So, kung okay ka na, pwede mo nang umpisahan ang paggawa nito. So, ang gagawin mo dito sa papel ay isulat lamang yung pangalan niya at apelyido ng isang beses. So, pangalan niya at apelyido ng isang beses lamang at tupiin mo ito ng tatlong beses na papunta or papasok sa iyo. Hindi pwedeng papalabas, dapat po ay papasok po sa inyo ang pagtupi. So, ganito is isa, dalawa, at tatlo. So, ngayon, tatlong tupi na ito at ang gagawin mo
sa eggshell na ito, ilagay mo ang papel sa loob. Ilagay mo ang papel sa loob ng eggshell dito sa loob po. At pagkatapos mong ilagay itong papel dito sa loob ng eggshell is kunin mo yung honey. Kunin mo yung honey at lagyan mo siya ng honey sa loob. Tamang-tama lang yung halimbawa ay ito yung itlog sa gitna lamang or kalahati. Kalahati lamang na honey ang iyong ilagay na tipong yung papel ay matabunan ng honey. Ngunit yung sinabi ko kanina, kung ikaw ay walang honey, ay pwede kang gumamit ng asukal, brown or white sugar. At sa asukal naman ay isang kutsara lamang ang iyong ilagay dito sa loob ng eggshell upang matabunan ang papel na iyong inilagay dito. Kapag na lagay mo na dito yung papel at saka yung honey or di kaya asukal, hawakan mo lamang ito at ibulong mo dito ang iyong pakay. Sabihin mo dito na sa pamamagitan mo, tulungan mo ako na ang taong ginawan ko nito, sambitin ang pangalan at apelyido ng iyong target at sabihin mong sa akin lamang ang kanyang pagmamahal, sa akin lamang iikot o buong buo na pagmamahal at habang buhay na walang kamatayan na pagmamahal ang ialay niya sa akin at mamahalin niya ako na higit pa sa kanyang sarili na hindi niya kaya na mawala ako sa kanya. So hilingin mo na galing sa inyong puso, kailangan na maganda lang din ang inyong intention sa inyong mga kahilingan upang mas mabilis ito mapapakinggan ng universe ang ating mga hinihiling at mararamdaman ng universe na galing talaga sa inyong puso ang inyong mga kahilingan. So pagkatapos mong ibulong or pagkatapos mong gawin ito, ang ritual na ito is pumunta ka sa inyong labas at gumawa ka or maghukay ka ng kunting lupa at ibaon mo itong itlog na ito. Dapat po talaga ay baon. Pwede rin naman na ibaon mo ito sa may paso. Ang importante ay may maibaon po ito. Pwedeng sa harapan, pwedeng sa likod, kahit saan, basta maibaon po ito sa lupa. So gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday. Pili ka lamang sa mga araw na yon na pwede or meron kang oras sa paggawa. And sa oras naman ay anytime po pwede mo siyang gawin. So ayon, kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye bye everyone. God bless us all.